Namutang ang isang babae motorista na nakaalitan din daw noon ni MMDA Traffic Constable Jorbe Adriatico. Siya po yung constable na pinagsusuntok at kinaradkad umano ng driver ng isang sports car kamakailan. Kwento ng babae, humingi raw siya ng tulong kay Adriatico pero pabalang daw siyang tinanggihan at kinunan din ang video ng constable. Itinanggi naman ito ni Adriatico. Nakatutok si Bamaleg. Lumapit sa GMA News ang isang law student na itatago natin sa pangalang Lian. Hiniling niyang huwag ipakita ang kanyang muka. Ang sabi niya, nakaalitan daw niya ang MMDA constable na si Jorbe Adriatico na una na napaulat na sinuntok at kinaladkad ng motoristang sinita niya sa Quezon City. Ayon kay Lian, humingi siya ng tulong kay Adriatico dahil nabangga ang sasakyan niya sa Banawe Street sa Quezon City nitong unang linggo ng Nobyembre. Pero pabalang daw siyang tinanggihan ng traffic constable. Kalaunan ng mahinahong pakiusap ni Lian kay Adriatico, nauwi na raw sa Sigawan at Murahan. Nung napanood ko yung kwento, yun na yun din po yung pangyayari ko halos. Although nasa kalye lang kami, nandun kami sa Banawe. So, ayun na nga, ganun din po. Binidyo niya rin po ako. Tapos, kung ano-ano din pong pangit na salita yung mga sinabi sa akin. Babae pa po ako ha. Tapos, ganun din po. Mura siya ng mura. Tapos, sabay nagdura po siya sa floor. Naalala naman ni Adriatico ang nakaalitang law student at itinanggi niya ang mga aligasyon ni Lian. Aniya, professional din daw ang ginawa niyang pakikitungo sa estudyante. Makikita sana ang palitan ng mga salita nilang dalawa. Pareho umano silang may sariling kuha sa kanilang mga cellphone. Sabi ni Adriatico, binura niya ang kanyang kuha dahil sa pakiusap daw noon ni Lian. Sabi naman ni Lian, nasa nasirang memory card niya ang kuha niya. Siya pa nga nang bastos sa akin. Tapos nagpapakilala sa akin na attorney, hindi man pala siya attorney. Nagalit lang sa akin yun, kaya siguro pumunta sa inyo. Hindi nagpa-blotter o naghain ng written complaint noon si Lian para matapos na ang issue. Wala na rin daw siyang intensyong magsampa pa laban kay Adriatico. Ayon naman sa MMDA, hindi nila kinukonsinte ang mga maling gawain ng kanilang mga empleyado. Pero may proseso raw para rito at kailangan daw nila ng formal complaint para masimulan ang investigasyon. Any arrogance or discourtesy on the part of our enforcer, hindi ho namin tinotolerate yan. May tama ho kaming proseso para disiplinahin at bigyan ng karampatang aksyon. Bukas ho ang aming tanggapan. Punta lang ho sila sa MMDA, sa Legal Affairs, para ireklamo ang anumang maling gawain ng aming mga traffic enforcer at inactionan ho namin ito. Samantala, lumabas na ngayong umaga sa ospital si Adriatico matapos ang matagumpay na operasyon kahapon sa kanyang ilong na nabali sa panununtok daw ni Ingo. Ayon kay Adriatico, hindi makikipag-areglo ang kanilang kampo. May hakbang din daw sila para iparevoke sa LTO ang lisensya ni Ingo. Wala pang bagong pahayag ang kampo ni Ingo. Una niyang inamin na sinuntok niya si Adriatico, pero ayon din kay Ingo, ang constable raw ang unang nanakit. Magsasampa rin daw siya ng demanda laban sa traffic constable. Bam! Alegre! Nakatutok! 24 oras!